Marami po sa atin ay may mga napapansin na lumulutang-lutang sa ating paningin. Minsan binubugaw natin ito. Akala natin na mga insekto na lumilipad, pero parang hindi naman nawawala. Minsan may makikita ka mga tao na gumaganyan, pero wala naman palang binubugaw. Maaring sila o kayo po ay may nakikita ng mga tinatawag natin na floaters. Ano po bang mga ito? Ang floaters po, ito yung kung ano-ano na nakikita natin na lumalangoy-langoy sa ating mga paningin. Minsan, iba-iba sila ng itsura, iba-iba sila ng hugis. Merong parang mga sinulid, parang mga tuldok, parang damok. Yung iba gumagalaw pag tumitingin tayo kaliwa, kanan. Yung iba sumasalungat, yung iba sumusunod. Minsan naman, nananatili dyan pamalagian. At yung iba naman ay minsan nandyan at minsan naman ay wala. Paano ba tayo nagkakaroon ng floaters? Nagkakaroon po tayo ng floaters kapag nagkakaroon ng pagbabago sa viscosity ng fluid sa ating mga mata. Sa loob po ng mata natin ay meron po tayong vitreous. Ito po yung tinatawag natin na vitreous, vitreous gel. Ito po ay semi-solid structure. Dapat dyan ay jelly-like. Kapag tayo ay nagkakaedad, nababawasan yung kanyang viscosity. Dati semi-solid siya, nababawasan nga, so nagiging medyo malapot na lang o lumalabnaw siya. Kapag nagkakaroon ng pagbabago sa viscosity na magkasama syempre sa loob ng mata natin, napapansin natin yung pagbabago na yun. Yun ay maaring nagkakaroon ng casting ng shadow sa mata natin kasi yung density niya iba na rin. So yun ang nakikita natin na floaters. Maari din po na nagkakaroon ng pagbubuo-buo ng cells sa ating mata. Maari din siyempre sa pag-edad natin, yung mga cells ng ating vitreous ay nagbubuo-buo. Meron kayong makikita ng mga thread-like structures. O maari din naman dahil sa puwersa. Kunyari, nasuntok yung mata ninyo, nagkaroon ng pressure para magbuo yung cells. Or maari din na merong infection sa loob ng mata ninyo at nung gumaling na po, ay nagkaroon na ng pagbubuo ng cells. Maaari din dahil sa gamot na ininom ninyo na makaapekto para magbuo-buo yung ibang cells dito sa ating vitreous. Yun yung makikita natin na lumalangoy-langoy sa ating paningin. Minsan, ito ay labi ng parte ng ating mga mata. Isipin nyo na lang, kunyari magbutas tayo dito. Or pag nasa bahay kayo, di ba nagbubutas kayo? Kunyari, nagbarena kayo. May mga ali-alikabok yun, di ba? Na galing dun sa pinagbutasan ninyo. Dito naman, maaring dahil dun sa pinagbutasan, merong mga naligaw na cells na na-detach mula doon sa pagkakabutas. Na lumangoy-langoy dito sa loob ng ating mata. Nakikita natin yon. At ang interpretation po doon ay floaters. Iba't iba ang pinanggalingan ng floaters. Minsan naman, kapag may sugat sa loob ng mata natin, na merong mga cells na kumalat doon sa loob ng ating mata, syempre makikita din natin ang kalutang, floaters din po ito. Minsan naman po, kunyari, nag-opera ng mata, nagkaroon ng pagdurugo. Yung mga cells ng dugo sa mata natin na lumangoy-langoy dito, pag nagbubuo siya, yun makikita natin na syempre mga tuldok-tuldok na nakaharang sa paningin natin, floaters din po yun. Sa mata natin, sa development nito, dati meron tayong tinatawag na hyaloid canal. Yung hyaloid canal, mula siya dito sa likod, papunta dun sa may likurang bahagi ng lens natin na transparent na kanal na nagbibigay dati ng nutrisyon para sa ating lente. Kapag tayo ay nag-develop na yung mata natin, dapat yun ay nagdi-dissolve na. Nawawala na yun. Pero may mga tao na hindi kaagad nag-dissolve yung remnants, yung mga labi ng ating hyaloid canal. Yun yung nakikita natin na minsan lumalangoy sa ating paningin. Kapag konti lang naman po yung lumalangoy sa paningin natin, ay pabayaan na po natin ito. Kasi baka naman mawawala din ito kinalaunan. Pero kapag marami yung mga lumalangoy sa paningin natin, mas mainam po na kumonsulta tayo sa ophthalmologist para mabigyan tayo ng tamang solusyon. Pero paano ba ang dapat natin gawin
para mawala itong mga floaters na ito. May mga gamot ba para dito? I-discuss ko po sa inyo sa susunod po natin na video. Abangan po ninyo yan. Sana po may natutunan kayo sa ginawa nating video. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share at mag-subscribe kayo sa aming channel para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po.